Praise the Lord. Purihin natin ni Kailang Diyos. God bless po sa ating kasama maral, beloved brother Henry San Pablo. Tayo po muna'y manalangin sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Mapagpala naming Ama sa langit, mga kapatid sa lahat sa pangalan ni Jesus. Sa oras na ito, mga Pinon, patuloy kami nagpupuri, nagpasalamat sa Diyos. Sa gintong pagkakataon pinagkalumos sa amin sa araw nito, narito kami sa aming pagkakatipon ng Diyos. Malaya namin isa sa gawa ang iyong banal na gawain. Salamat sa paglangis mo sa naunang bahagi, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa iyong pagsantong Espiritu na patuloy mo ipinapadama sa bawat isa sa amin, O Diyos. Purihin ang iyong dakilang panghalan, O Diyos. At sa oras na ito, O Diyos, sa bahagi na ito na miss sa gawa, sa aming pag-aral ng salita, O Diyos, wala kaming kakayanan sa ganang iyong sarili, Malpinon. Sa iyo po kami patuloy umaasa, O Diyos, bago ang lahat, kami po humihingi ng kapatawaran sa aming mapakukulang pagkakamali na nagawa, patawarin mo ang bawat isa sa amin, Pinoon. Gabayan mo kami sa oras na ito, Diyos, sa aming dinadalangin sa iyo, sa unang panalangin ng aming mahal na magulang sa iyo, at yung mapang pangalan na miniling, at aming samasamang sinasaway, lahat ng ganong kawin, lahat ng hadlang sa pangalan ni Jesus, kasawit in Jesus' name, praise the Lord, purihin natin dakilang Diyos, hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Praise God. Purihin tayo ni Kailang Diyos. Bago ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati, ay para lamang sa ating buhay na Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo. Dupling paggalang sa ating namahal at ginagalang ni Evangelista, Wilde Estrada Almeida, the in-time prophet of our loving God, at maging sa mga beloved children, sa lahat na mga kabalikat, sa mga beloved in-laws, at patuloy po nating inaalala ang turo at aral sa ating ating minamahal na Assistant Pastor, Beloved Mama Der. Magandang hapon din po sa lahat ng mga kasama kong manggagawa sa panguna po ng ating Beloved Ordinary Preacher, Beloved Brother Sonny John Esteves, sa kanyang buong sambayan, sa lahat na ginagamit sa gawain natin ni Kailang Diyos sa lugar nito, sa inyo mga minamahal kapatid, baguhan, datihan, maging sa ating bisita kung mayroon man. Magandang hapon po sa ating lahat. Palakpakan natin ni Kailang Diyos! Everybody shout, praise the Lord. Praise God po. Sa oras nito mga mahal, tayo po ay tuloy-tuloy na po dahil tayo po ay magsasagawa ng banal na hapunan sa araw nito. Kaya tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating pag-aral ng salita natin ni Kailang Diyos, ating ihanda ating mga sarili at ating pong isang tabi ang mga bagay na pinagkabalahan natin sa oras nito at ating bigyang daan ang salita ng ating mahal Pinon. Purihin natin ni Kailang Diyos, basahin natin ang unang talata. Unang Pedro 4:7. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 4, talatang 7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo ngay magpakahinahon at magpuyat sa pananalangin. Amen. Palakpakan natin kayo ng Diyos. Diyos po ang magpala sa kanyang salita na tinapakinggan sa hapon ito, mga mahal. Na kung saan kung ating pagtuunan ng pansin ang talatang ito, mga mahal, dito po sa talatang ito, maliwanag po ang nakasaad. Diba? Pangungusap ng ating dakilang Diyos. Alam natin, mga mahal, na ang banal na kasulatan, ito'y salita ng ating dakilang Diyos at ito po ay mayroong mensahe ang ating dakilang Diyos na nais niyang ipaabot sa bawat isa sa atin. Kaya dito sa talatang ito, ang sabi rito, ang wakas ng lahat na bagay ay malapit na. Kayo ngay mga hinahon, mga puyat sa panalangin. So ang pangungusap na ito, mga mahal, hindi po ito para kanino paman. Kundi ito po ang pangusap nito para po sa ating lahat. Para sa po sa mga anak ng ating dakilang Diyos na kung saan nangungusap ang ating mapinundin, talagang malapit na ang wakas sa lahat ng bagay. Kapag sinasabing lahat na bagay, mga kapatid, wala po talagang may iiwan. Kaya ito'y ating pagtuunan ng pansin. At itong bigyang halaga dahil ang pangungusap na ito para sa bawat sa atin. Kaya nga po ang sabi ng ating mahal Pinon, manghinahon, mangagpuyat, magsipanalangin upang huwag tayo manamal mapunta sa kapahamakan. Dahil tunay nga po, sinalita ng ating dakilang Diyos, mga namahal. At ito po'y talagang mangyayari. Mangyayari, magwawakas ang lahat na bagay nito. Lahat na kalagayan sa mundo ito, anumang kalagayan natin sa mundo ito, mahirap, mayaman, may pinag-aralan man tayo, o tayo man po, mga namal, ay walang pinag-aralan. Lahat na yan nagwawakas, lahat na kahirapan, problema at pagsubok na dinaranas natin sa mundo ito, ito po ay magwawakas dahil sinalita ng ating dakilang Diyos.
So, ang nais natin, kilang Diyos mga mahal, na ating paghandaan. Dahil pagkatapos ng magwakas ang mundong ito, magwakas ang lahat na bagay sa mundong ito mga mahal, mayroon tayong tiyak na hantungan. Palakpakan natin ng kilang Diyos. Kaya nga po, mangyayari ito. Dahil nung unang kapanahunan, sinalita din po ng ating mahal Pinoon sa kapanahunan ni Noe. Diba? Nangungusap ang ating mahal Pinoon kay Noe na talagang darating ang wakas ng mundo. At nung ito po ay nangyari, mamahal, talagang nangyari, nagaganap. Bakit po? Dahil sinalita ng ating mahal Pinoon. Gano din po sa atin, mahal. Ngayon sa buhay natin, pagtuunan natin ang pansin, ang pangusap na ito, mamahal, dahil talagang malapit na itong mangyayari. Diba? Katulad nung kapanahonan ni Noe, diba? Basahin muna natin ang aklat ng Genesis, chapter 6, versikulo 13. Dito po tayo sa aklat ng Genesis, kabanata 6, talatang 13. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila, at narito sila ay aking lilipuling kalakip ng lupa. Palakpakan tinigin ng Diyos. So, maliwanag, mahal kayo, di ba? Nangungusap ang ating mahal Pinoon nung kapanahunan ni Noe. Nangungusap ang tinigin ng Diyos. Na darating, wow, magwawakas ang lahat na tao kasama ang lupa. At doon, mga namahal, inutusan ng ating nakilang Diyos si Noe na gumawa ng daong upang sila po ay hindi makasama doon sa wakas ng mundo. Kaya nga po, nangyayari ito nung unang kapanahunan, mga namahal, nangyayari, nagaganap ang unang wakas, pagwakas ng mundo ngayon. Ngayon, ang pangusap ng tinikilang Diyos, hindi lang kay Noe, kundi para sa bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin na kinakausap tayo na tinikilang Diyos, dahil talagang mangyayari ito at kinakausap tayo na timapion upang huwag tayong mapasama sa kapahamakan. Dahil alam natin, pagkatapos na magwakas ang mundong ito, mayroon tayong patutunguhan, mayroon tayong hantungan, mga mahal. At yan po ay pinag-aralan na po natin noong nakaraan, ang ating hantungan, yung tunay natin na buhay, yung buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin, mga Pinoon. So, maliwanag mo. Kaya nga po, nangungusap ang ating mga Pinoon. Dahil ang pangako sa atin ng ating dakilang Diyos, mahal, magwakas ang mundong ito, ang ating hantungan, hindi lang po dito sa lupa, katulad ni Noe noon. Gumawa sila ng arka upang sila hindi mapahamak, hindi mapasama dun sa mapahamak. Walo lang ang kaluluwang naligtas noon at dito pa rin sa lupa ang kanilang kinahantungan. Ngunit sa atin ngayon, mga namahal, pag magwakas ang lahat na bagay sa mundo ito, magwakas ang mundong ito, mga namahal, ang ating hantungan, yan po ay totoong buhay. Buhay na wala hanggan sa piling na tinikilang Diyos, kaya nangungusap ang ating mga Pinoon upang sa magkagayon, darating man ang wakas ng mundong ito, tayo po ay makarating doon sa ating patutunguhan, sa tunay nating hantungan, ang buhay na walang hanggan. Palakpakan ang tinikilang Diyos. So, di ba maliwanag? Mangagpahinahon, mangagpuyat, manalangin. Yun po ang nais natin ng kilang Diyos. Dahil ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak. Diba? Totoo yan, manamahal. Ang pangako natin ng kilang Diyos, manamahal, diba? Alam natin ang pangako natin ng kilang Diyos, langi, buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi ng Biblia, manamahal, hindi, ang ating kilang Diyos, hindi niya kinakalimutan ang pangako. Magwakas man ang mundong ito, magwakas man ang lahat na bagay sa mundong ito, ngunit ang mga anak ng Diyos, mga namahal, mayroong patutunguhan. At yan po ang dapat nating pagtuunan ng pansin, dapat nating bigyang halaga, dapat nating pagtuunan ng pansin upang ating marating, mga namahal. Kaya ang pangusap na ating dikilang Diyos, atin itong bigyang halaga. Para ito, para po ito sa atin. Hindi po ito para kanino man, kundi para sa ating lahat na mga anak ng ating dakilang Diyos. Lahat ng anak ng Diyos magsabing praise Lord. Purihin natin ni Kristo. Kaya nga po, ang sabi ng Biblia, mga mahal, ikalawang Pedro, kapitulo 3, versikulo 9. Dito po sa aklat ng ikalawang Pedro, kapitulo 3, ang talata ay 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpainuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Amen. Palakpakan natin ang kilang Diyos. So, maliwanag, di ba? Hindi nagpapahinood ang Diyos tungkol sa kanyang pangako,
kundi ayaw ng Diyos na tayo mapapahamak. Nais ng Diyos na tayong lahat ay makarating doon sa totoong hantungan, sa tunay nating patutunguhan. Kaya nga po ang pangusap natin, di kilang Diyos manamal atin itong pagtuunan ng pansin. Katulad nung ginawa ng ating mahal kay Noah. Inutusan silang gumawa ng arka, manamal. At sa kanilang paggawa ng arka, napakaraming kanilang dinaranas. Marami silang dinaranas na hirap, kinukutya sila ng mga tao, manamal, sa paggawa nila ng arka dahil isipin nating mabuti. Sino po bang matinong tao na gumagawa ng barko doon sa pinakatuktok ng bundok? Diba, kadalasan ngayon gumagawa ng barko talagang doon sa tabing dagat. Ngunit si Noe, manamal, kanyang mga anak, doon sa pinakamataas na bundok, doon nila ginawa ang arka. Kaya kinukutya sila ng mga tao, nililibak sila ng mga tao, maraming hirap, maraming paghirap ang kanilang ginaranas, manamal, gutom, uhaw, puyat ang kanilang ginaranas para lamang gagawin ang arka. Yun po ay kanilang ginawa para lamang po hindi sila makasama doon sa pagwakas ng unang mundo. At sa atin ngayon, manamahal, ang pangusap ng tindikilang Diyos, manghinahon, mangagpuyat, magsipanalangin upang huwag tayong mapunta sa kapahamakan upang ating marating, manamahal, ang ating hantungan. Palakpakan ang tindikilang Diyos. Kaya nga po, ang pangusap ng ating mahal Pinon, magsipanalangin, magpakahinahon, mangagpuyat, manalangin. At ang ating gagawin, manamahal, gawin natin. Hindi na po tayo ngayon gagawa ng arka. Kundi ang gagawin natin ngayon, sundin natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Gawin natin ang nais natin dakilang Diyos upang sa magkagayon, darating man ang wakas sa mundong ito, ang ating patunguhan, mga namal, ang tunay na buhay na nakalaan sa atin, ang buhay na walang hanggan. Palakpakan natin dakilang Diyos. Everybody shout praise Lord. Kaya nga po sabi ng Biblia, basahin natin ang aklat ng Galacia, Capital 6. Maybe hanggang Jesus. Dito po sa aklat ng Galacia, Kapitulo 6, talatang 9 hanggang Jesus. At huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo. Kung hindi tayo mga gihimagod sa Jesus, kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Amen. Palakpakan tinikilang Diyos. Everybody shout his Lord. So, iyon po ang nais ng tinikilang Diyos. Huwag tayong mga pagod. Huwag tayong maghinawa sa paggawa ng mabuti. Ano po bang paggawa mabuti? Pagsunod sa kalooban ng tinikilang Diyos sa ang mabuting bagay, yung kalooban ng ating mahal Pinoy. Iyon po ang nais ng tinikilang Diyos nating gawin, mga namahal. Huwag tayong manghinawa. Huwag tayong mapagod sa pagsunod sa kalooban ng tinikilang Diyos dahil sabi ng banal na kaslatan, sa takdang panahon, magsipag-ani tayo kung hindi tayo manghimagod. Palakpakan ang tinikilang Diyos. Kaya kinakailangan, manamahal, iyon lang po. Iyon po ang nais na tinikilang Diyos. Hindi na po kailangan gagawa pa tayo ng arka katulad ni Noah noon. At ang kanilang hantungan noon, dito pa rin sa lupa. Ngunit sa atin ngayon, manamahal, napakahalaga. Hindi lang panlupa, hindi lang dito sa lupa, kundi doon sa langit, sa piling ng ating tinikilang Diyos. Kaya gawin natin ang nais na tinikilang Diyos, ipamumuhay natin, gawin natin ang otos na tinikilang Diyos, gawin natin ang kalupa na tinikilang Diyos, upang sa magkagayon, darating man ang wakas, dahil talagang darating yan. Mangyayari yan, manamahal. Diba? Ating mapansin ngayon kung ano na yung nagaganap ngayon sa ating mundo. Napakarami na pong pangyayari ngayon na hindi na pangkaraniwan. Kaya maging wise na po tayo, mga kapatid. Maging maingat na po tayo sa paglingkod natin ng kilang Diyos. Sikapin natin na ating magawa ang nais natin ng kilang Diyos. Dahil sabi nga po ng talatang Jesus, kaya nga habang may panahon pa, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa kasambahayan natin sa pananampalataya. Bakit po? Dahil kapag gagawin natin yan, manamahal, gawin natin ang kalooban natin ni kilang Diyos, hindi yung kalooban natin. Gawin natin yung kalooban natin ni kilang Diyos, gawin natin ang nais natin ni kilang Diyos, manamahal, darating man ang wakas ng mundo ito, makasigurada tayo, makatiyak tayo na tayo po ay magsama-sama doon sa hantungan, sa langit, sa piling ng ating dakilang Diyos. So, iyon po ang pagtuunan natin ng pansin, mga kapatid. Dahil napakalapit naman man. Mangyayari at mangyayari yan dahil sinalita ng ating Malipinoon, di ba? Nung kapanahon na ni Noah, sinalita natin ni kilang Diyos, nangyayari. Kaya ngayon, kinakausap tayo ng ating kilang Diyos.
ating panhandaan itong namal. Gagawa tayo kabutihan. Yung nais ng ating nakilang Diyos, yung kalooban natin nakilang Diyos, huwag yung kalooban natin manamal. Dahil kalooban natin ating gawin, hindi tayo makarating sa kalulatian natin nakilang Diyos. Kalooban natin nakilang Diyos, sundin natin manamal. Sabi ng Biblia, aklat ng Roma, kapitulo 2, city hanggang Diyos. Dito po tayo sa aklat ng mga taga-Roma, kabanata 2, talata 7 hanggang 10. Sa mga nagsisipagtaga sa mabuting gawa, sa paghahanap ng kaluwalhatian, at puri ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Tatupad ang sa mga palaaway at mga hindi nagsistalima sa katotohanan, kundi pagkos nagsisunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kapuotan. Kapighatian, kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Hudyo una-una at gayon din sa Grego. Jesus, datapwat, kaluwalhatian, kalangalan, at kapayapaan ng bawat taong gumagawa ng mabuti sa Hudyo ang una-una at gayon din sa Griego. Palakpakan tinikilang Diyos. So, iyon po, manamahal. Kaya nga po pala, nangungusap ang ating Malpinoon. Huwag tayong manghimagod. Huwag tayong maghimagod sa paggawa ng mabuti. Dahil ang sabi ng Biblia, buhay na wala hanggan ang ating patutunguhan. Diba? Magwakas man ang mundong ito. Dahil ito po'y talagang mangyari dahil sinalita natin ni kilang Diyos. Diba? Alam natin, bawat kataga, bawat salita ng Diyos na nakalagay sa banal na kasulatan, ito po ay mangyayari, ito po ay magaganap. Kaya ito po'y ating pagtuunan ng pansin, ito'y ating paghandaan, pahalagahan natin ang pangungusap sa atin natin ni kilang Diyos, ang pangungusap ng ating mapayon, atin itong bigyang pansin man-man. Dahil nais natin ni kilang Diyos na tayo po ay maligtas. Ayaw na nga tinikilang Diyos na tayo'y mapapahamak. Dahil alam natin, pagdarating ang wakas na yan, manamahal, walang maiwan lahat na bagay sa mundo ito. Karangalan, katayuan natin, kapamahalaan natin, o ano pa mang bagay sa mundo ito, manamahal, lahat na yan ay magwawakas. Tatalikuran natin yan. Kung tayo po ay gumagawa sa kaluban ng tinikilang Diyos, isang kisap mata, tayo po ay doon pupunta sa piling ng ating dakilang Diyos, sa langit, sa buhay na walang hanggan. Kaya yan po ang pangusap ng ating mapinu sa atin, manamahal, dahil nais natin ni kilang Diyos na tayo po ay mapunta sa kapadoon sa langit. Ayaw natin ni kilang Diyos na tayo mapunta sa kapahamakan. Isipin natin yung nangyari noong kapanahon ni Noah. Napakaraming tao noon, pero ang naligtas lang noon, si Noah lang at ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa. Sa atin ngayon, napakarami natin, manamahal. At hindi na tayo maghirap ang gumawa ng arka. Ang gawin lang natin, sundin natin ang kaluban natin ni kilang Diyos. Gawin natin ang nais natin ni kilang Diyos. Dahil yan po ang nakalagay sa banal na kasulatan, di ba? Ang sabi rito, maliwanag po, mga mahal, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabuting gawa, sa nagsihanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Datapwat ang mga palaaway at mga hindi pag nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkos nagsisunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kapuutan. So, di ba? Nakakatakot, di ba? Sabi pa sa 8, datapwat sa 9, kapighatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumawa ng masama ng Hudyo unang-una at gayon din sa Grego. Datapwat kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti sa Hudyo at ng unang-una at gayon din sa Grego. Palakpakan natin ni kilang Diyos. So, maliwanag man natin, di ba? Ang sabi natin, may huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti sa takdang panahon. Magsipag-ani tayo kung hindi tayo manghimagod. Di ba? Maliwanag. Kapag tayo po'y patuloy gumagawa sa kaluban natin ni kilang Diyos, patuloy natin sinusunod ang nais natin ni kilang Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, buhay na walang hanggan ang ating patutunguhan. Totong buhay ang ating hantungan, manamahal. Yung tunay natin na buhay, yung langit, buhay na walang hanggan sa piling natin ni kilang Diyos. Iyon po yung tunay natin na buhay. Hindi po yung buhay natin dito sa mundo ito. Dahil ang buhay natin dito sa mundo ito, magwawakas ito. Dahil sinalita natin ni kilang Diyos, magwawakas ang lahat na bagay sa mundo ito. Anumang kitayuan natin, anumang tinatayo natin dito sa mundo ito, anumang kayamanan natin dito sa mundo ito, lahat na yan ay maiiwan man naman. Lahat yan ay ating tatalikuran. So ang gagawin natin, ang pangungusap natin ni kilang Diyos, manghinahon, mangagpuyat, magsipanalangin upang huwag tayong mahulog sa bitag ng kaaway. Palakpakan natin ni kilang Diyos. Napakalapit ng panahon, manmal. Kaya nga po, ang bawat isa sa atin, manmal, ating pagtuunan ng pansin. Pahalagahan natin ang pangungusap ng ating nakilang Diyos. Dahil kapag ito'y ating gagawin, mga manmal, ito po, sigurado po, manmal, dahil sinalita natin ni kilang Diyos, buhay na walang hanggan ang patutunguhan sa bawat kaluluwa
na nagsipagtiyaga sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, gumagawa, sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kapag gagawin natin ang kalooban ng dakilang Diyos, ang pangako ng ating may pinamahal, langit, buhay na hanggan, di ba? Hindi lang dito sa lupa, kundi panghabang buhay na po yan, manamahal. Ang totoo nating buhay, wala na pong hangganan yan. Yan po yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ng kilang Diyos. Everybody shout his Lord. So, manamahal, sa panahon natin ngayon, maging kinakailangan, maging wise na po tayo. Ating obserbahan ngayon, ating tignan ngayon ang mga nangyayari at nagaganap sa mundong ito. Di ba? Katulad lang itong isang kongregasyon ngayon na inaangkin niya na siya po ang may-ari ng mundo. Siya ang may-ari ng kaluluwa natin. Nakakalungkot isipin, di ba? Nakakatakot mga naman. Alam na po natin itong taon na ito, ang kanyang kaharian nandyan sa Davao. Inaangkin niya na siya ang may-ari ng mundo ito. Siya ang may-ari ng kaluluwa natin. Kinakailangan daw lalapit tayo sa kanya upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Nakakatakot, manal. At ang tanging kaligtasan lang, walang iba kundi ating buhay na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hindi sino pa mang tao, mga namahal. Lalapit tayo, maglingkod tayo, may katapatan sa ating Panginoong Kristo upang sa magkagayon, maangkin natin ang totoong buhay, ang langit sa piling natin na kilang Diyos. Buhay na walang hanggan sa piling natin. Dahil lahat na bagay sa mundo ito, magwawakas. Totoo yan, mga tit. Kaya huwag na po nating pagtuunan ng pansin, mga namahal. Dahil marami, mayroong mga Kristiyano na minsan, napunta na po tayo sa mga material na bagay. Nakakatakot po. Dahil ang material na bagay, mga namahal, hindi po yan magdala sa atin sa langit. Yan lang po ang magdala sa atin sa kapahamakan, mga namahal. Kaya kinakailangan sa paglingkod natin ni kilang Diyos, sikapin natin na magawa natin ang naayon sa kalooban natin ni kilang Diyos. Dahil sabi po ng mga ng Biblia, mga namahal, di ba? Ang ating nabasa, langit. Buhay na walang hanggan sa magnagsipagtiyaga sa paggawa ng mabuti. Palagpagan din kinang Diyos. Everybody shall be the Lord. Purihintilis. Kaya nga po, mga mahal, sabi ng Biblia, aklat ng Juan. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 17. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Unang Juan, Kapitulo 2, ang talatay 17. At ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon. Datapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Palagpagan din kilang Diyos. Everybody shall be the Lord. So, di ba, maliwanag. Balikan natin ang unang talata. Sabi ng ating mahal pong pangusap natin ni kilang Diyos, ang wakas ng lahat na bagay ay malapit na. Kayo ngay mga pakihinahon, mga puyat, magsipanalangin. Di ba? At ang sabi naman dito sa unang Juan 2:17, ang sanlibutan na ito ay lilipas, pati na masamang pita. So, lahat na bagay, walang maiwan. Ngunit ang sabi, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, mananahan magpakailanman. Palagpagan natin kilang Diyos, saan po yun? Mananahan magpakailanman, doon sa piling ng ating kilang Diyos. Iyon po ang tunay nating hantungan. Magwakas ang mundo ito. Lahat na bagay sa mundo ito magwakas. Ngunit ang mga anak ng Diyos na gumagawa sa kalooban natin kilang Diyos, mayroong tunay na hantungan ang buhay na hanggan sa piling ng ating kilang Diyos. Kaya iyan po ang nais natin kilang Diyos na marating natin. Iyan po ang sikapin natin na ating marating, mga kapatid. Ating pahalagahan ang pangungusap ng ating manipulan dahil ang pangungusap natin ni kilang Diyos para po ito sa ating lahat, mga minamahal. Dahil talagang may wakas. Darating ang wakas sa mundo ito. Hindi ito mananatili, mga minamahal. Itong mundo nating kinatayuan ngayon, mga minamahal. Itong lahat nito, magwawakas ito, mga minamahal. Kaya iyon po ang pakatandaan natin. Iyon po ang pagtuunan natin ng pansin. Dahil siya sabi ng Biblia, may wakas talaga mangyayari. Alam natin, nakasulat po yan sa banal na kasulatan. Alam natin, kapag nakasulat sa banal na kasulatan, magaganap, mangyayari ito. Di ba? Kaya kinakailangan sa paglingkod natin ni kilang Diyos manmal, katulad na kinabanggit, gawin natin ang kalooban ng ating ni kilang Diyos. Huwag yung kalooban natin. Dahil kapag kalooban natin ating sundin manmal, hindi natin marating ang kalulhatian ng ating dakilang Diyos. Dahil talagang mangyayari, may wakas ang lahat na bagay. Basahin natin, huling talata. Aklat ng Ezekiel, Kapitulo 7, versikulo 2. Dito po sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 7, talatan 2. At ikaw, anak ng tao, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa lupain ng Israel, may wakas
ang wakas ay dumating sa apat na sulok ng lupain. Amen. Palakpakan tayo kay Diyos. Everybody shall be the Lord. Excuse me po. So, maliwanag magdi, di ba? Ating pagtuunan ng pansin, ang unang talata natin at ang huling talata natin. Diba? Wakas ng lahat na bagay. At dito sa huling talata nating binasa ngayon, sabi rito, at ikaw, anak ng tao, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa lupain ng Israel. May wakas. So, may wakas. Ang wakas ay dumating sa apat na sulok ng lupain. Palakpakan natin ang kilang Diyos. So, darating at darating ang mga pangyayari ito. Magwakas ang lahat na bagay sa mundo ito. Ang lahat na nagawa natin sa mundo ito. Lahat na mga pangyayari sa mundo ito. Gaano man tayo kakilala, sikat. Gaano man tayo kayaman sa mundo ito. Magwakas yan. Lahat manmahal. Kahirapan, problema at pagsubok na dinaranas natin. Magwakas yan. Lahat na yan manmahal. At tayo po'y tutungo ang ating hantungan sa mga anak ng Diyos na nagmagawa sa kaluban at timapin ang ating hantungan. Buhay na walang hanggan. Walang hanggang buhay sa piling ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po, ang pangusap ng ating Malipinon atin itong bigyang halaga dahil itong pangusap ng ating dakilang Diyos para po ito sa bawat isa sa atin, sa ikabubuti ng bawat isa sa atin dahil ayaw ng Diyos na tayo mapapahamak, ayaw ng Diyos na tayo po ay mapunta doon sa kapahamakan. Ang nais ng ating dakilang Diyos, tayong lahat ay magkasama-sama sa langit, sa tunay na buhay, sa buhay na hanggan, sa piling ng ating dakilang Diyos. Palakpakan tayo, Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin natin ni Kilang Diyos. Tempo lahat ito mayo, manamahal. At tayo po'y awit sa ating ni Kilang Diyos dahil sa araw nito, tayo po'y magsagawa ng banal hapunan. Kaya tayo po muna'y umawit, manamahal, sa ating Malpinon. Sa oras ito, magkaisa po tayo, manamahal. Ating, awitin natin ang today is the last day. Say tayo, say. Yes, salilya. Today is the last day. The Bible tells me, yes, we must be ready. Every night and every day. Hallelujah. Storms and rain or sunny day. Purihin natin ang ginag. Today is the last day. Hallelujah. As we can hear God, you are to hold. Purihin natin lagi na. Yes. Death and cry. Purihin natin. The bitter people. Purihin natin mati. Remains to say. Hallelujah. God has promised that He will come again. Purihin natin again. To take His people, those people, and we will live His home someday in heaven. We must be ready now. Hallelujah. Today, hallelujah, is the last day. Purihin natin ang kilang. Kaya nga po naman ating pagtuunan ng pansin ng ating pinag-aralan sa araw. Magwawakas ang lahat na bagay sa mundo ito naman. Lahat na bagay manal, walang may iwan. Ngunit ang sabi natin natin, ang ating hantungan buhay na ulanggan sa piling natin na kilang Diyos. Hallelujah! That He will come again to take His people, those people, and we will leave this world in times of rapture. We must be ready. And we will live in it someday.
every now and then. Hallelujah. Purihin natin ang kilang Diyos, manamahal. Tayo po ituloy-tuloy na manamahal. At amin na po ang ibibigay ang buong pagkataon sa ating beloved Ordain Preacher para po sa ating banal na punan. Tayo po matiling makatayo mga tayo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, patuloy tayong umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yamang sa araw na ito, tayo po ay magsasagawa ng ating pong paggulita sa kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung tinatawag po nating banal na hapunan na sinasabi at pinapaalala ng ating dakilang Diyos ayon sa kanyang mga salita. Huwag natin kalilimutan ang kanyang pagpakasakit, ang kanyang ginawa na pagliligtas sa atin. Kaya habang inawit po natin ang awiting isang awitin, mga minamahal, praise God, na ito, tayo po mga minamahal ay patuloy na makipag-ugnayan sa Diyos. Tayo po ay magsisi at magpakumbaba. At sigapin po natin na tayo po, mga kapatid ko, ay maging karapat dapat na sumalo, makiisa sa ating balalapunan sa araw na ito. So, magitan mga minamahal ng ating pagsisisi, pagpapakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang inawit ang awiting yan, mga minamahal, praise God, hallelujah. Tayong lahat, mga kapatid ko, hallelujah, ay patuloy na makipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Yes, O Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Tayo po ay dadako sa ating banal na hapunan sa araw nito upang ating sariwain ang kanyang paghihirap, ang kanyang mga pasakit, upang tayo mga minamahal ay matubos sa ating mga kasalanan. Bigyan natin mga kapatid, praise God, pagpapahalaga sa oras nito ang ating pagsasagawa ng banal na hapunan. Patuloy nating isapuso ito sa pagtatong hindi pinapangyari ng Diyos sa mga bagay na ito. Wala tayo sa pangako ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Hindi tayo matutubos. Kaya ating alalahanin ang kanyang pinagawa, ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Alalahanin natin yung kanyang mga hirap na dinanas, mga minamahal. Ang lahat ng hirap upang tayo'y maging bahagi ng pagliligtas ng ating pinakamamahal. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Habang inawit ito, tayo magsisi, mga minamahal, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Mamahal na Panginoon, hinihingi po kami ng kapatawaran sa mga binasa po sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, sa aming mga kahinaan. Ano man naman kita, may mga labi na isip, naging haka ng aming mga puso at yung kinaluktan. Patawarin mo po kami, maging mga
nagagawa namin mga kasalanan, hindi namin nalalaman. Ano ba yun? Kami nagpapakumbaba sa iyong pananahan. Patawarin mo po kami, O Diyos, para pagtin mo, para pinagpawad sa amin. Sa aming pagsama sa pananapo ng pinagpagalala sa iyong kamatayan, ay maging karapat dapat kami. Gawin nating special na araw na ito sa ating mga buhay. Sapagkat ito ay pagbabaliktanaw, pag-alala, paggunita sa nagbigay ng kanyang buhay alang-alang sa atin. Hindi niya ipinagkait ito. Dinanas niya ang lahat ng hirap. Naroon na siya po matapos sa tulan. Sa bagay na hindi naman niya ginawa, mga minamahal. Kasalanang ipinaparatang sa kanya, mga kapatid, na hindi naman, mga kapatid, praise God, nangyari. Inako ang lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nang araw na yan na siya'y hatulan ng kamatayan, pinapasan siya ng napakabigat na krus. Hindi po basta-basta yan, mga minamahal. At ang sabi nga, ang krus na ito ay sumisimbolo ng kasalanan ng lahat ng tao sa sanlibutan. Hindi lang yun, mga minamahal, praise God, sapagkat noong mga panahon na yan, ginawan siya ng korona ng tinik, mga minamahal, praise God. Ito po'y inilagay sa kanyang ulo, hindi po dahan-dahan, mga minamahal. Ito'y talagang pilit na isinuot sa kanyang ulo na kung saan yung mga tinik na yan tumagos mismo sa kanyang mga, sa kanyang ulo, mga minamahal. Duguan ng ating dakilang Diyos, ating pinakamamahal. At kung makailang beses na ang krus na ito ay kanya pong siya po'y napaluhod, mga minamahal, sa bigat, sa hirap ng kanyang dinanas. At merong pumapalit sa kanya, mga minamahal, tinutulungan siya. Mga kapatid, si Kristo ay namatay, hinatulang mamatay, dahil sa iyo at sa akin. Dahil tayo iniibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, without shedding the blood, there is no remission of sin. Maliban na magkaagos ng kanyang dugo, walang kapatawaran, mga minamahal, praise God. Kaya tayo napakapalad. At ang pagtubos ng Diyos sa ating ito, hindi mababayaran, hindi matutularan, mga minamahal, praise God. Ang ginawa niyang ito, binigyan niya ang kanyang buhay. Ito ngayon ang ating inaalala, mga minamahal, praise God. Pahalagahan po natin ito. Bigyan natin daan sa ating mga puso sa oras na ito, na ating mapagnilay-nilay sa ating mga kaisipan, ang paghihirap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya habang ating inaawit ang landas ng pagdurusa, patuloy natin alalahanin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat sasabi. Hallelujah. Praise God. Thank you.
aming mahal, tayo po'y humanda sa ating pagsalo sa banal na ulan. Hawakan po natin ang tinapay. Ito po ay sumisimbolo sa katawan ang ating pinakamamahal na Jesus. Bago ipagkanulo, Judas ang ating pinakamamahal na Jesus. Ang sabi niya sa kanyang mga apostoles, umuraong kayo sa isang tahanan. At sa taas ng tahanan yan, tayo ay magkakaroon ng huling hapunan. Nang naroroon na sila, mga minamahal, ng gabing niyo, dumampot ng tinapay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pagkatapos niyang manalangin, kanyang pinagputol-putol ang tinapay at ito'y ibinahagi niya sa kanyang mga apostoles. At ang sabi niya, ang tinapay na ito ay siyang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Ihanda po at hawakan natin ang katas ng ubas. Ito ay sumisimbolo sa banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos na makahapon, hinawakan ang saro at siya'y nanalangin. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang sarong ito ay siyang bagong tipal sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisilong bilang pag-aalala sa akin. Inamin po natin. Purihin ka, malapit. Patuloy tayong umawit sa Diyos. Habang inawit natin ang tinapay ng buhay, alalahanin natin ang pag-ibig ng ating mga Panginoon. Patuloy natin alalahanin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Samantalay natin ang mga sandaling ito. Ibigay natin ang mga oras at panahon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alalahanin natin ang paghihirap ang buhay na walang hanggan.
po tayong lahat at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Glory to God! Thank you, dearest Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Glory to God. Mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo. Dumako po tayo sa ating mga pangangailangan sa ating dakilang Diyos. Isanang pa tayo taos po sa pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa araw nito, sa ating po natapos at pagsasagawa ng ating pag-alala. Mga minamahal, praise God, sa paghirap ng ating pinakamahal na Panginoon, sa magitan ng kanyang kamatayan, tayo kinubos niya, mga minamahal, sa ating mga kasalanan. Tayong lahat ay manalangin para po sa ating mga pangangailangan, mga minamahal, sa oras na ito. Praise God, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise God, hallelujah. Dati na po natin ipatong ang ating kaliwang kamay sa parting katawan na ng karamdaman at ang ating kanang kamay ipatong sa ating mga ulo. Isipin po natin ating ginagalit minamahal ang pastor ang siya naglalehan sa atin sa oras na ito. Tunay sa Diyos ay walang imposible. Tayo lang man ang palatayang sabi niya, anuman ang ating inihingi at idinadalangin sa kanya, lakipan po natin ito ng pananampalataya. Praise God. Tayong lahat ay tumayo, mga nais lumood. Lumood po tayo, mga minamahal. Praise God. At tayo po lahat ay manalangin sa pangunang panalangin na rin po ng ating ginagalit minamahal ang pastor, the entire prophet of our loving God. Hallelujah. Opo, mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus, sa oras na ito, batid nakita mo pangailangan ng iyong mga anak sa may mga taglay na karamdaman. Bigyan mo po ng kagalingan, kitutasan ng mga problema sa learning. Matibay pa ng palatay pagkaloob mo, Diyos, patuloy mo kami panghawakan, dagdagan ang mga panampalataya. Balutin mo patuloy kami ng iyong kapangyarihan. Lalo tigit na langin po namin patuloy mabang buhay. Kalakasan, kalusugan, kumpiti, kobre, malapas, sumala, Painoon. Papatuloy sa kanyang mga pananalangin. Marami pa, O Diyos, sa makasumpong sa buong katotohan sa magandang misteryo ito natin sa ibarika. Sa punang mablabi children, mahalap sa lahat ng mga narito, mahalap pa ino, misanang pa, kami po ay sumasampalataya sa oras na ito sa iyong makapangyarihan pangalan. Sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, sama-sama namin tinataboy at pinalalayas ang lahat ng demonyo ng mga karamdaman katulad ng cancer, leukemia, TB, diabetes, asthma, sakit sa puso, panakit ng katawang kalam ng buto, buspon, tenge, sars, simula ng mag-uling karamdaman, cast out in Jesus name, kulam, cast out in Jesus name, pagkabulag, pagkapipipilay, cast out in Jesus name, kawalang panampalataya, cast out in Jesus name, palamig, palumaybay, cast out in Jesus name, in Jesus name, amen and amen, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Tatalon po tayo mga minamahal tatlong beses, taas po natin ang ating mga kamay. At tayo po ay sabay-sabay, mga minamahal, humiyaw po tayo ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Makabalik po muna tayo sa ating kinaupuan. Purihin ang ating dakilang Diyos. At bago po tayo sa ating mga announcement, meron po tayong mahal na mga bisita sa araw na ito na sa harapan. Praise God. Meron pa po ba, mga minamahal, na dyan sa mga upuan? Praise God. Para po sa ating mahal na mga bisita na sa harapan, pinagpala po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At makinig po kayo sa aking sasabihin sapagkat ito po ay pagpapala po mga minamahal para po sa inyo upang kayo po ay mapabilang sa mga tunay na anak ng Diyos sapagkat ang banal na kasulatan na nagsasabi, mga kapatid, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Parang relo yan eh. Yung relo, mga minamahal, kung sino lamang po yung nakabibili, siya po yung nagkakaroon. Kaya hindi lahat ng tao may relo, mga minamahal. Ano po? Ganun din po. Pag tinanggap mo ngayon ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas Diyos at Hari ng buhay, ang sabi ron, sumampalataya ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatid, praise God, ikaw ay mapapabilang sa mga tatawaging anak ng Diyos. Meron pong apat na reglamento ang Ebanghelyo ng Diyos. Una, pananampalataya, kayo sumampalataya na may Diyos. Sapagkat ang sinumang taong walang pananampalataya, hindi kinalugdan ng mahal ng Panginoon. Ang pananampalataya, ito po ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ang pangalawa, mga kapatid, yung pagsisisi, lahat tayo nagkasala sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, walang matuwid, tayong lahat ay naging maruming basahan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit siya ay banal at tapat na tayo kanyang patatawarin, gano'n man daw po kalaki ang ating kasalanan, mga minamahal, kasi laki man daw po ito ng barko, ngunit ang kapatawaran ng Diyos ay kasilawak ng karagatan. Gano'n man daw po ito kaitim, kaya itong paputing katulad ng niebe, mga minamahal, praise God, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo lamang po yung magsisisi, hingin ang tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pangatlo, yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, maliban na kayo ay ipanganak na muli, hindi kayo
makakakita ng kaharian ng langit. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sabi nga ni Nicodemo, paano bagang ipanganak muli ang tao? Panginoon, papasok baga muli ako sa tiyan ng aking ina at ipanganak na muli? Yung bang ibig sabihin, sabi ng ating pinakamamahal po, hindi. Iba yung ipinanganak sa laman at iba yung pinanganak sa espiritu, mga minang mahal po iskan. At yun po ay matatanggap po natin sa pamamagitan po na tayo po ay kinakailangan mabautismuhan sa tubig. Ang tubig, ito po ay sumisimbolo ng paglilinis ng ating mga kasalanan mula nung tayo po ay magkaisip, mga minamahal. Praise God. Ang tatanggap ng bautismo, yung marunong ng magsisi at marunong manampalataya. Kaya yung ating tinanggap noong araw, mga minamahal, nung tayo mga sanggol pa, wala tayong ginawa kundi umiyak, mga minamahal, praise God. Di natin alam yung nangyayari sa mundo, mga kapatid, yun po ay turo ng tao, tradisyon. Wala po yan sa banal na kasulatan. Ang tunay na turo mula sa ating dakilang Diyos sa kanyang mga banal na salita na tayo po ay ilulubog sa tubig katulad ng ginawa ng ating propeta na si Juan Bautista. Binautismuhan niya ang ating pinakamamahal na Panginoon sa tubig. Nilubog, mga minamahal. Hindi po nangangahulugan na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay makasalanan. Hindi po. Kasi yung paglubog sa tubig, ito po ay paglilinis ng mga kasalanan. Siya lamang po ay naging halimbawa, mga kapatid, praise God. Kaya pag tayo nilubog sa tubig, mga minamahal, pag-ahon natin, ang tawag po sa atin ay mga tunay na anak ng Diyos, mga born again Christian, mga minamahal, praise God. At yan mismo ang sabi ng ating mahal na Panginoon, maliban na kayo ipanganak na muli, except a man be born again. So kinakailangan lahat ng tao ay ma-born again. Sa pangalan ni Jesus, ang sabi ng ating kapatid na si Apostol Pedro, mga minamahal, praise God, sa aklat ng mga gawa 2:38, sabi roon, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Cristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. So, merong pagpapatawad ng ating kasalanan. Kailangan natin mabautismuhan sa pangalan nino, hindi ni Juan, ni Pedro, o sino man, mga apostol, kundi bagkos sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. At ang pangapat, ang sabi ron, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Katulad nakita nyo kanina, may mga nanginginig, umiiyak, mga minamahal, sila po ay pinupuspos, nararamdaman nila, sumasa kanila, mga kapatid ko, ang banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tatlo lang po inyong gagawin. Pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At yung pangapat, mga kapatid ko, praise God, Diyos na po ang gumagawa niyan. Ang Diyos ay hindi nakikita, mga minamahal, praise God. Kaya nga sabi ng 4:24 ng aklat ng Juan, ang lahat ng sumasamba sa Diyos ay sumamba sa espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay hindi bato, hindi simento, hindi kahoy, hindi tanso, anuman mga minamahal, kundi ang Diyos ay Espiritu. Purihin ang ating pinakamamahal. Sa lahat po ng ating mahal na mga bisita, baguhan, maging ating mga webcast televiewers, mga minamahal, kasama ng ating mga minamahal kapatiran na dinadala na sa pananamahal. Pero tumanggap po rin kayo sa ating mahal na Panginoon. Taas lamang po ang ating mga kamay, ipikit po ang ating mga mata at kayo sumunod sa aking panalangin kasama ang pagtanggap, pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan magmula ng ako ay magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, iniibig kita. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo rin po sampu ng aking mga mahal sa buhay. Aki silang makasama sa paglilingkod sa iyo. Tinatanggap kita ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ngayon at magpakailanman. Amen. Kami naman po manalangin sa inyo, O Diyos Ama, ang mga nagsipagtanggap sa iyo sa araw nito, batid nakita mo kanilang mga puso. Ama, dalangin po namin, patawar mo kanilang mga kasalanan mula magkaisip ka sa mga oras na ito. At sulat mo, Ama, kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, isang po na kanilang mga sa buhay, ligtas mo rin po, makasama nila sa paglilingkod nila sa iyo. Hindi nawa ito una at huli, kundi bagkos. Ito po ang simula ng kanilang paglilingkod ng kasi pagbabalik, mahal na Panginoon. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, itong samod na langin namin, Amen and Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po. Makababalik po tayo muli sa ating kinaupuan. Lahat po magsabing praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong mga announcement, mga minamahal, praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Bago yan, mga minamahal, tayo po ay taos-pusong nagpapasalamat
nagbibigay papuri at walhati sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kanyang panguna at paglangis sa kanyang balagawain sa araw po na ito. At sa panguna ng ating ginagalang pinamahal na Pastor Evangelista Will D. Almeida, praise God and beloved children, praise God po rin ating pinakamahal po sa lahat po natin, mga minamahal na mga kapatiran sa mga kaidakong naroon, Luzon, Bisaya at Mindanao, Kisaya, Bayang Dagat, sa lahat po ng mga nakasama natin ngayon sa pagsamba sa Diyos, Espiritu Katotohanan, sa pamamagitan ng inyong mga panunod, pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. Loobin ng Diyos, mga minamahal, hindi pa siya magbabalik. Sa darating po muli na linggo, loobin ng Diyos, tayo muli magkasama-sama sa ganun din pong oras, alas 9 po ng umaga, mga minamahal, praise God. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. We love you in the Lord, but there is Jesus Christ loves you more. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Thank you for giving to me.